Minsan may mga estudyante pa doon sa loob. Nasa loob pa kahit 4 o'clock, kahit 5 o'clock, nandun pa. Nadisgrasya ang estudyante. Yan, may liability pa na school. Within school premises, even beyond the school hour or beyond the school time, or outside school premises, but pag outside school premises, kailangan authorized activities by the school. Iba yung parental authority na ordinary parental authority o yung tinatawag na principal parental authority sa tinatawag na special parental authority. Kasi ang parental authority, MJ, hindi lang pala sa mga magulang yan. Mm. Ang mga magulang, may parental authority. Ang mga lolo at lola, may tinatawag na substituted parental authority. Ang mga teachers, mga instructor, mga paaralan, may tinatawag na special parental authority. Alright. Ating anuhin ko, may abbreviate yan, SPA. Parang special powers of attorney. Parang ganun. But actually, special parental authority, it refers sa mga sa authority obligasyon ng mga teachers. Kasi ang teacher, kasi MJ, I used to be a professor in law sa De La Salle. Mm. Ano ba ibig sabihin ng teacher? A teacher, actually, sila yung tinatawag na secondary parents. Kailangan na they treat their students as their mga anak nila. Mm. So yun ang ibig sabihin ng mga teachers. So pag-usapan natin, ano yung special parental authority? Bakit may ganun? Kasi akala natin, ang parental authority, it refers only to parents. Hindi! Ang parental authority, it refers also sa mga lolo at lola. Yun ang tinatawag na substituted parental authority. It refers sa mga oldest brothers and sister, substituted parental authority. It refers also to school, administrator, teachers. Yun ang tinatawag na special parental authority. Sino po mag-exercise ng SPA, special parental authority? Yung special parental authority, MJ, ang mag-exercise dyan, yung mga schools. Schools. Administrator ng school, teachers, or institution engaged in child care shall exercise special parental authority sa mga unemancipated minor children, but only while in their supervision, in their custody, or their instruction. Kasama doon ang lahat ng authorized activities ng schools, whether within school premises or even outside school premises. Yung outside school premises, MJ, ito yung tinatawag na mga field trips, mga educational tours sa mga eskwelahan. May obligasyon din ang mga teachers, ang administrator. That's why may nagtatanong sa akin, valid ba yung perma ng mga parents, di ba, bago ang mga anak nila may waiver? Or mga students na pupunta sa field trip, may waiver. Oh. Pinabasa sa akin last time. Ano na kanagay doon? Walang obligasyon ang schools kung may mangyari sa anak ko. May nakaganon. Then, pirmahan ng parents. Yung waiver na yan, sabi ng batas, has no force and effect in law. Bakit walang force and effect in law? Because sabi ng batas, any stipulation that is contrary to law, morals, good custom, public order, or public policy is null and void. This case, null and void yan kasi may obligasyon ng schools not to protect their students in all activities, not only within the school premises, even outside school premises, as long as yung activity na yan authorized by the school. Ibig sabihin, the teachers, the schools, the administrator of the school, or the institution still should exercise special parental authority. So bawal yun, Q-Mark, yung mga waiver-waiver na ganun. Hindi ino-honor ng batas yun. Hindi ino-honor ng batas yan, kahit may perma kang ganun, kung magdemandahan kayo sa eskwelahan, yung waiver na yan cannot be admitted as evidence, or even admitted as evidence, has no force and effect in law. Bakit has no force and effect in law? Because it is contrary to public policy. Because our public policy is the obligation of the school is to protect, to exercise special parental authority sa lahat ng kanilang estudyanteng minor, yung tinatawag na unemancipated minor children and students, while within the school premises. We say school premises, kahit na tapos na ang school. For example, ang school normally 8 o'clock to 3, di ba? Mm. Minsan may mga estudyante pa doon sa loob. Nasa loob pa kahit 4 o'clock, kahit 5 o'clock, nandun pa. Nadisgrasya ang estudyante. Yan,
by liability by the school within school premises, even beyond the school hour or beyond the school time, or outside school premises. But pag outside school premises, kailangan authorized activities by the school. Kuya Mark, paano po yung waiver na pinapipirmahan ng school sa mga parent kapag may field trip ang mga estudyante? Legal po ba yon? Hindi po ba talo ang mga magulang or guardian na pumirma doon tapos may nangyari sa mga estudyante, Kuya Mark? Yung waiver, sabi ko nga, yung waiver na yan, I think there's already a Supreme Court decision yan. Yung waiver na mga parents na pinirmahan ng mga parents as one of the condition bago maka-join ang mga estudyante sa field trip, yung waiver na yan is contrary to law, morals, good custom, public order, or public policy. So because it is contrary to that, to morals or good custom, public order, or public policy, it has no force and effect. It is illegal, it's void, null and void. Pag null and void yan, walang bisa yan, kahit nakapirma kayo ng waiver na yan, still, the school will still be liable because the school exercise special parental authority. Like also with the doctor. Alam mo yung mga doctor? Bago ka permahan, may papermahan ka na, bago ka operahan, may dokumento. Nabasa ko yun, natry ko na mga kaibigan ng doktor, pinabasa sa akin. Ano yan? Nakalagay doon na kung mamatay ang pasyente, ang doktor walang liability. Null and void yan. It has no force and effect of law. As long as maging liable pa ng doktor kung may malpractice na nangyari. But of course, if nag-exercise ang doktor diligently nung nag-opera siya sa pasyente niya, well, of course, wala siyang liability kasi hindi naman niya hawak ang buhay ng isang tao. But of course, kailangan i-prove lang niya na he exercised a good father of the family or a good captain of the ship para at least when he do the operation sa doktor. Same also sa teacher. In the special parental authority, pag ginawa ng yung teacher, will be principally be liable kung the teacher or the school exercise special parental authority pag may nangyari sa bata. Kasi yung mga waiver na yan, walang bisa sa batas yan. Yung mga waiver na yan is contrary to public order, public policy. So, ibig sabihin, walang bisa sa batas, still, the school, the administrator, or the teacher will be primarily be liable for the damages kasi they exercise special parental authority.